Ba? Sir, yung sinasabi yung content nila, kasi they're accusing the NSA or the NSC of no evidence to link this to the terror groups. Eh. Yung parang ina-assail nila yung pagpapasara. You think yung content is the evidence that they found? Yun ang sinasabi nila na wala namang connection sa kanila. Pero I am the National Security Advisor and I have access to so much intelligence. Ang humihigit lang siguro sa akin ang Pangulo mismo. Alam ko naman kung sino ang nagpapatakbo ng bulatlat ng Pinoy Weekly, ng CPP.com. Sino ba nagpapatakbo niyan? Hindi ba sila? Ang Communist Party of the Philippines or NPA? At yung iba pang nabanggit yan, tulad ng RMP. Kasi kumukuha sila ng linya din doon sa sinasabi ng bulatlat. Yun din ang kanilang pinaparot. Para makapag-recruit sila. Para makapag-recruit. And sabi nila, hindi daw ito connected sa anti-terrorism. Of course it is. Do you know that in the implementing rules of the anti-terrorism, one of our primary taskings is to prevent and counter violent extremism? And where do you, what are the means by which you propagate hate and violent extremism? It's the platforms, social media. In fact, sa United States, ini-strike down yung mga websites na yan. Dito sa atin sa Pilipinas, mayroon tayong, doon sa Amerika, mayroon silang Federal Communications Commission which licenses all the organizations and companies that go into communications. Mayroon din silang Federal Trade Commission which now controls the content. Dito sa atin, ang gumagawa niyan ay MTRCB and NTC. So mayroon tayong dapat control ng content. Hindi ba yung Facebook ay mayroon silang community standard? Hindi ba? Facebook itself even struck down one of my posts na akala nila is violative of community standards. Ano ba yung posting ko noon? I was simply asking the Filipino people to be united against these communist terrorist groups. At nabanggit ko doon yung mga grupo ng kabataan, anak pawis, bayan, ACT teachers at Gabriela. Dahil doon in-strike down ang aking post. To be clarified later on na tama ako. So binigyan nila ako ng blue tick ang Facebook. And they have been striking down already some post coming from the left. Yun ang content control, di ba? Secretary, are you confident this can be sustained until the next administration? Kasi si incoming NSA, Secretary Carlos, parang hindi siya masyadong okay sa red tagging. This is not red tagging. This is not red tagging. This is controlling the information that goes to the public. Hindi lang ito freedom of information. We are for that. But the information that we must put to the public must be for the good of the public. Hindi ito dapat linya ng NPA. Because the NPA is an organization that seeks to bring down this republic. Yung bang content na ibibigay natin sa mga bata, sa mga manggagawa, sa atin, sa gobyerno? I don't think so. Any advice to the incoming NSA regarding this? Oh, well, she will find out later on that the programs of the Anti-Terrorism Council includes preventing and countering violent extremism. And yung red tagging naman na sinasabi nyo lagi, balikan natin sana yung video ni Jose Maria Sison mismo na sinabi niya kung sino yung kanilang partners sa National Democratic Revolution. At na nabanggit na doon ang mga organizations like ACT, Gabriela, LFS, etc. Noong November, lumabas siya ulit ng video kasi 1987 yung nauna. Lumabas ngayon, dinescribe niya kung sino yung mga underground mass organizations ng National Democratic Front. Ano mga to? Makibaka, ang underground, ang above ground, Gabriela, Kaguma, Gurong Makabayan,
yun ang underground na ugmo. Ano ang nasa taas? Alliance of Concerned Teachers. Kabataang makabayan, underground. Anong nasa taas? Kabataan. At LFS. So, sino ba nagre-red tag? I don't think we are red tagging anybody here. We are just informing the public of the true nature of the CPP, NPA, NDF. At ang sources natin ay si Jose Maria Sison mismo at yung mga former rebels na nasa atin ngayon. Nasa atin ngayon. So, may mga parents ngayon dyan na nawalan ng anak. They have group, formed their group into what we call the Hands of Our Children or Liga ng mga Magulang, Yakap ng mga Magulang. Kasi hinahanap nila yung mga anak nilang nag-aaral sa kolehiyo at saka sa high school pa. Na ngayon ay naging NPA na at marami na nga sa kanila ang namatay bilang estudyante o graduate. So, saan ba nanggagaling ang recruitment kung hindi nagsisimula sa mga ganyang klaseng literature or content or sa mga meetings? Binarningan? Hindi naman tinake down eh. Actually, tanungin nyo mabuti ang NTC kung tinake down o hindi. Halimbawa, tinake down ba o dinideny lang yung access to several of them within our territory? Halimbawa, Bulatlat. Sa pool? Bulatlat black. Black pa yan, sir. Black na. Yeah, yan siya. Hindi ko ma-access na, pero mayroon pa rin siyang story. But we are not stopping them from coming up with their literature. Ang ano nga lang is, we wanted the ISP's providers to be responsible also in helping them disseminate information that would tend to help in recruitment, which is provided in the Anti-Terrorism Council, proposing to commit terrorism. Kasama naman sa Anti-Terrorism Council. Duman sa consultation or through the council, parang motoproper yun. Council? What council? Yung parang, yung the decisions, sir, parang hindi na daw dineliberate within you. Or ano pa? Anong council? Yung council, sir, yung National Security Council, per se. Before saying na i-block silang gano'n. Yun yung isa sa kanila. Ayun ang alam ninyo. I'm just the Secretary of the National Security Council. And I happen to be the National Security Advisor. Nandiyan kami sa Anti-Terrorism Council. Tingnan mo. Itong IRR ng Anti-Terrorism Council. Ano ang focus programs namin? Preventing and countering violent extremism. Ensuring that counter-terrorism operation awareness of concerned agencies, pursue legal and legislative initiatives, prevent and stem terrorist financing, which could happen through those websites, ensure compliance with international commitments to counter-terrorism, mostly UN. Yan ang ginagampanan namin. Ngayon, I am the Vice Chairman of the Anti-Terrorism Council. I had quite many contributions here. But as the National Security Advisor myself, I now have to implement some of them. In fact, yung National Action Plan for preventing and countering violent extremism is a product of my shop. So meron na akong ginagawa. Meron pa ba siya na pwede magawa to unblock yung mga websites na can remove? Well, they can, like what I did, I wrote Facebook. I wrote Facebook, and they can even avail of legal remedies like going to court. Ako, ang ginawa ko, nung tinakedown ako ng Facebook, punta ako sa Facebook, nakipag-usap ako. Binalik naman ang aking accounts. Kasi sila, ang Facebook may content control. Kung yung Facebook may content control, bakit ang gobyerno wala ng content control? Gusto ba ninyong magbatuan na lang tayo dito ng allegations and fomenting hatred para makapag-recruit tayo? I don't think that should be
what the Filipino people should be doing. We must get the correct information, because the more information and the more correct information that we have, we will be better armed in our desire for better nation building, especially if we are united. Eh, itong mga websites na to, they are create fomenting divisiveness and hatred. Ah, oh, si Professor Carlos, very fine. Actually, nagkita kami sa isang awarding ceremonies noong June 17. Nagkataon pa na yung June 17, may nagpalabas ng news na kapit-toko daw ako. Oh my golly, kapit-toko ako, 6 years na akong NSA. Samantalang 2 taon lang ako ng chief of staff or 1 year akong army commander. Normal sa akin yun, yung magkaroon ng turnover ceremonies, hindi ba? Eh, sa tuwa ko lang na ako ay bababa na dahil 70 years old na rin ako, di magre-retire na ako. I'll just simply contribute also probably through social media and through you. Gusto ba nyong kasinangwalingan ang sasabihin ko sa inyo para sabihin sa labas? O sasabihin ko yung totoo? Yun ang content na dapat natin gawin. Now, with Dr. Carlos, nakikita ko na mayroon siyang emphasis on human security, which is very good. Because that is one subset of national security. Pag dinagdagan mo na yan ng territorial integrity and sovereignty, plus strong government institutions, core values, that will be enhanced and protected, kasama na dyan yung well-being and welfare and way of life ng citizens, yun ang national security. Napakagandang bigyan ng emphasis ang human security, but you must never forget a very important thing to our existence as a nation, which is territorial integrity and sovereignty. Sir, speaking of territorial integrity and sovereignty, may nagbago ba sa policy natin sa West Philippine Sea after nagkaroon ng mga panibagong round of protests? Anong protest? Yung protest ng DFA, sir. Sa yung mga diplomatic protest. Nagbabago naman, pero hindi mo madadala yan sa 280 na protests. Dahil halos meeting ko, 208 ang weekly meetings na nagawa ko as chairman of the National Task Force for the West Philippine Sea. Bawat meeting mayroon kaming pinoprotest. Tuloy-tuloy pa rin tayo. We simply have to assert ourselves by way of diplomatic action, or what are the other instruments of national power? Military, informational, economic, political and legal, intelligence, and you might include the people's support. So far, sir, President Marcos stand on WPS? Napakaganda yung kanyang pronouncements that we must not lose square millimeter of our territory. But he also recognizes that we have long-term treaties and relations, and we have other things with China. Yun ang narinig ko sa kanya. Because it's not only, parang si President Duterte din, it's not only the South China Sea or the West Philippine Sea that determines our relations with China or with other countries na neighbors. With China, we also have trade, other economic matters, tourism, defense, cultural exchanges. So, kakalimutan na ba natin yon dahil mayroon tayong hindi pagkakaunawaan dyan sa South China Sea? We will not give an inch, at sabi rin ni President Bongbong Marcos, we will stand firm. So, napakaganda. But then, it's in the daily, mayroong mga details dyan na kailangan pag-usapan. But just remember, ang presidente, ang architect of foreign policy. So, sa nakikita ko, napakaganda naman ng ginagawa ng President Bongbong Marcos. So, it's I think
sa huling meeting namin ay natutuwa kami sa mga pronouncements niya. Re-review namin. Yan yung pinakamalaking hamon kaya sa tingin mo sa incoming NSA and incoming administration, yung WPS? Oh, one of them, because you have external and internal threats. And the existence of a nation doesn't rest on the West Philippine Sea alone. Di ba? Marami pa. At economy would be one, di ba? The ongoing war in Ukraine, Russia, na ngayon ay nagdulot na sa atin ng almost 10% na inflation sa ibang lugar. Nagmahal na ang gasolina. Dati-dati bumibili ako 60-25 lang. Ngayon nasa 90 na. Doon sa Eastern Samar, yung diesel umaabot na sa ibang lugar ng 100 per liter ng diesel. So, maraming pupuntahan yan. So, hindi ko madi-discuss, but I'm sure the incoming president is very ready to meet all these challenges. Maganda ang selection niya ng kanyang cabinet. What specific programs or your programs you want Professor Carlos to continue? It's her choice really because it's already there. Tapos na yung transition briefing. For one, nag-chairman ako ng National Task Force for the West Philippines. Co-chairman ako ng Cybersecurity Interagency Committee. Ako ang vice chairman ng Anti-Terrorism Council. Ako ang vice chairman ng NTF-LCAP. I'm with the Security Cluster Group. So, hindi mo pwedeng kalimutan bawat isa dyan. So, depende. She is a scientist. Ako naman ay Philippine science. So, pareho lang kaming scientist, di ba? Parang nakaugat na sa amin yun. Magkakilala kami. May kapatid siyang naging ko sa Philippine Science High School. Naging ka-eskwela ako. So, I think she will be a very good member of the Cabinet of President Marcos. Malawak ang ano yan. Kung ako, dalawa lang ang masteral degree ko siya, doctorate siya. Pero, siyempre, mas marami akong bundok at nainakyat at mas marami akong inkwentro sa kanya. But, pagsamasamain mo lang ang experience, kanya-kanyang experience yan. Ang maganda dyan, there is such a thing as a collegial work in the cabinet. And one of the cabinet members that is very fond of that thrives on collegialism is the National Security Advisor. Kasama namin dyan ng mga cabinet. Okay. Thank you, sir. Palagi. Thank you for your time. Maraming salamat sa inyo. Salamat, sir.